Sa pagpapatuloy ng oral arguments kaugnay na Anti-Terrorism Act, nanawagan si Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema na ibasura na ang 37 petisyon laban sa kontrobersyal na batas. Giit ni Calida, wala itong nilalabag ng mga karapatan o probisyon ng konstitusyon. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang virtual oral arguments na ginawa ng Korte Suprema sa kasaysayan, dinepensahan ni Solicitor General Jose Calida ang Anti-Terrorism Act. Ang kanyang panawagan sa Korte, ibasura ang 37 petisyong kontra sa naturang batas. Outright dismissal is the only choice available in this case because first, there are other parties not before this court with direct and specific interests. Second, the Anti-Terrorism Act presents a political question. And third, the nullification of the Anti-Terrorism Act would compromise our international economic commitments and endanger our economic survival as a nation. Sabi ni Calida, ang mga naghain ng petisyon, hindi naman daw aktual na naapektuhan ng Anti-Terrorism Act. Ang mga inihaing issue rin daw ng petitioners ay mga political question na labas na raw sa jurisdiction ng korte at dapat inilatag sa kongresong nagpasa ng batas. Kailangan din daw ng bansa ang isang batas kontra terorismo upang hindi maapektuhan ang mga investment na papasok sa bansa, lalo pat nasa top 10 daw ang Pilipinas sa 2020 Global Terrorism Index. Idiniin ni Calida, walang nilalabag na mga karapatan o probisyon ng konstitusyon ang Anti-Terrorism Act at ito raw ay lehitimong pagpapatupad ng police powers ng pamahalaan. All told, sections 4, 5, 6, 7, 8, and 9 of the Anti-Terrorism Act do not violate the freedom of speech, expression, and of the press. When a speaker's word do not contribute to dialogue or the expression of ideas, but are instead intended to provoke harmful conduct, they have no value as instrument of speech. There are checks and balances in the law to make sure that grave abuse by the implementers will be penalized with imprisonment to deter exploitation of the law. Tinapos ni Calida ang kanyang opening statement sa isang quote galing kay Pangulong Duterte. In the words of our President Rodrigo Roa Duterte, and I quote him, "For the law-abiding citizens of this country, I am addressing you with all sincerity. Huwag ho kayong matakot kung hindi ka terorista." Magpapatuloy ang oral argument sa May 4. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.